Yo mga kusina, welcome back to our YouTube channel. I'm Clarice. And then I'm Nards. We are, wala kaming ano ganun. In this video guys, bali, ano namin, yung paano ang proseso ng pagpapakasal dito sa Kuwait, yan. So for today's video mga kusina, hindi muna kami magluluto. Magbibigay muna kami sa inyo ng informasyon kung paano ang proseso ng pagpapakasal dito sa Kuwait. Yun, bali, ano lang, kasi base sa karanasan din namin, syempre, para kung may plano kayo magpakasal dito sa Kuwait, mayroong mga idea nito kayo. Hindi kami taga-embassy, pero syempre, na-experience namin paano proseso, tamang proseso. Bali, nandito na lang muna. Intro, pasok! Papakasal, una dito sa embassy ay ang passport copy nyong dalawa. Siyempre, importante ang passport copy, no? Oh, siyempre, kailangan nyong dalawa kayong mag-asawa, daling yan. At least, napakahalagang requirements yan sa Philippine Embassy. Bali, yun lang. Ganun. Yo, bali, yung pangalawa, birth certificate, importante. Apat na kopya yan, dalawa kayong mag-asawa, yan. Papang-asawa mo ay nandun pa sa Pilipinas, pakuhanin mo na siya. Siya na ang mag-aayos ng birth certificate nyo. At napaka-importante, ang birth certificate dapat is authenticated galing sa DFA. Tsaka ano siya, authenticated, it means red ribbon, ganun. Kasi pag hindi siya red ribbon, hindi rin siya i-accept ng Philippine Embassy. Kasi ganun yung na-experience namin. Dahil, nung time na yon yung asawa ko, wala. Siyempre, pares kami nandito. Nagpalakad ka. Kanino ka nagpalakad nun? Sa pamilya ko. Ayan, sa pamilya niya. Ako, nagpalakad ako ng sa kaibigan ko. At siyempre, ayoko din ma-storbo din yung pamilya ko. Ayan. Ang suggest ko lang, kailangan kumuha kayo ng, sumulat kayo ng authorization. Ayan, napakahalaga yan. Para mas mabilis kayo. Yung authorization, kailangan maganda yung sulat. Maganda yung pagkakaano. Para ano, para mas mabilis yung makuha. Yan. Napakahalaga. Ako sinang pangatlo ito yung napaka-importante, no? Yung senuma. Yan. Senuma, it means certificate of marriage. Siyempre, katunayan na single ka. Yun. Ay, number one. Ayan. Sa pagkuha naman, siyempre, kailangan mo rin to ng authorization. Same lang sa pagkuha ng birth certificate, siyempre. Siyempre, ako, pamilya ko rin ang kumuha ng senuma. Kailangan ko. DFA din. Oo. So, kailangan sa DFA din. DFA ka din kukuha. Kailangan naka-red ribbon din siya. Yung Senomar kasi, kailangan rin siya naka- authenticated din siya, naka-red ribbon din. Yan. Napaka-importante din naka-red ribbon. Yan kasi dito sa Kuwait, wala ka naman din makukuha niyan eh, Kuwait, di ba? Hmm, dito, kailangan na talaga sa Pilipinas kukuha. Siyempre, hindi dito nasa Kuwait tayo. Basta ang advice namin, kung ang partner mo ay papunta pa lang dito, pakuhanin mo na kasi para at least hindi na kayo ano kasi syempre kadalasan magka-relasyon pinasusunod lang yan eh pinasusunod lang ng ano nauna yung babae masunod ka dito at least kung may plano kayo magpakasal kumuha na lang rin kayo hindi pang-apat dadala kayo ng 2 pictures din passport size color blue ano to okay dahil kung naalala mo yung ginagamit to yung pinopost nila passport size. Yan, kasi ito yung pinopost nila dun sa, kung sa schedule mo, di ba? Oh. O sa board, ipopost nila yan kung naka-schedule na kayo. Yan. Napakadali lang din naman, pero mahirap. Kasi matrabaho talaga din yan. Yan. So mga kusina, yung panglima natin, kapag nakompleto mo na lahat ng requirements mo, yung pag-submit mo sa kanila ng mga requirements mo, i-review pa nila yon. Lahat. Siyempre, lahat na-submit mo na. Oh, kung lang, siyempre, kailangan kompleto. So, pagka-submit mo, magbabayad ka lang ng 48K. Tapos, pagbayad mo, i-schedule ka nila kung kailan kayo, kung kailang date kayo pwede kasal. After 10 days, hindi, kasi, pagpipiliin ka niyan, di ba? After 10 days noon, di ba nabigyan na kayo ng date kung kailan ang
nyo. After 10 days nun, kailangan nyo mag-follow up sa kanila for confirmation. Bali, ang schedule talaga ng kasal sa Philippine Embassy is Wednesday. Walang ibang Wednesday lang, walang ibang araw lang. Yan. Walang ibang araw. Wednesday lang siya. Accept ng ibang araw. Wednesday, Wednesday 1 p.m. ganyan. Kailangan 1 p.m. nandun na kayo. Kasi pupunta kayo sa mismong counter din. I-present nyo yung resibo nyo. Yan. I-present nyo yung resibo nyo bago kayo ano, kasi marami yan. Minsan, 5 set na ikakasal, ganun. Pang-anim. Ang dami. Pre, doon na kayo. Naka-schedule na kayo niyan eh. So, kasala na. Na-confirm muna, ganyan. Kukuha muna pala kayo ng ninong at ninang. Yan. Bali kasi, ang wala naman siyang hanggang ilan, pero binigay talaga ng embassy 4. Kailangan 2 babae, 2 lalaki, ganun. Pero sa amin, kinuha namin 4 din. Kaso nga lang, ang talagang nagpunta sa amin, si Ninang Mercy, tsaka yung Ninong, ang kinuha namin yung mga proxy lang, kasi hindi sila pwedeng punta doon, kawa na may, siyempre may mga trabaho sila. Bali yung ninang namin, nasa Ninong Mercy yun, tas yung isa, ibale pinapunta lang siya nung ano proxy si Ninong Robert yan yung may-ari ng ano. Hindi. Hindi may-ari manager. Manager din sa company namin yon. At ngayon nandoon na siya sa ano, sa ano ba tawag, masarap na kainan. May sarili na siyang business. Hindi pwedeng kalimutan sa araw mismo ng inyong kasal. Yan, yon. Syempre yung singsing kasi yung ng asawa ko eh, ang galing niya. Kasi nung time na yon, bali kasal namin. Nasa taxi kami, medyo kalahati na kami nung way, nakalimutan ko yung singsing, sabi ko. So, okay naman, at least hindi naman kami na late. Napaka, ano, epic feel talaga. Ayan, singsing, ayan, huwag mo kalimutan, yung resibo nyo. Alam mo, pag wala yung resibo, hindi talaga kayo may kakasal niyan. Kasi, syempre, katunayan niya na nagbayad kayo, eh, di ba? Nagbayad kayo yung sa requirements nyo. Sama nyo na rin yung ninong at ninang nyo, ayan, number one. Bali, estimated time na natatapos yung kasal. Kasi depende, kung nauna ka, mga 5 minutes, ganun, maximum 5 minutes. Pupunta ka dun sa counter, papakita mo. Tapos yun, parang isa-isa kayo, pila-pila kayo kung sino. Kasi, yung, pag ano mo dun, first come, first serve. Yeah, first come, first serve. Kung nauna ka, ikaw ako na ikakasal. Kung pang-anim ka, pang-anim ka. Pero nung tayo, limang kami. Yan. Pero mabilis lang din naman. Mm-hmm. Hindi naman din ganun ka-hassle din. Pito natin ay reception. Syempre sa reception, syempre mag-iisip kayo kung saan kayo makakatipid ba. Hindi naman importante yung bongga na reception. Syempre nandito lang naman tayo sa Kuwait. Tsaka civil wedding lang naman tayo. Syempre be practical na lang din. Yan. Para sa ano ko lang, syempre kung medyo may budget naman kayo, sa mga restaurant na ano, may nag-o-offer din sila na ano ba tawag nito? Yung catering. Catering na buo na. Halimbawa, 40 bucks, 30 bucks, ganyan. Depende sa bisita nyo. Pero may mas mga practical pa din na nagpapakasal na ninong at ninang lang din talaga ang pinapakain nila. Pero okay lang din naman yun. Kumbaga, syempre, ano lang practical. Malalapit lang na. Sa ano. Kasi yung iba talaga, ninong-ninang lang. Makain lang sila sa ano. Eh kasi nung time namin, nagluto ka talaga kami para mas tipid. Kasi kung gagastos ka sa restaurant sa kasal, abot ka pa rin ng mga 120, ganyan. Yan, 150 estimated. Ang walo na, kasi pag 7 yung reception, pang 6 yung ano, pang 8, bali ito na yun, natapos na yung kasal nyo. Yan, ako na magpapalibahan. Kasi ito yung proseso na to medyo mahirap din kasi hahanapin mo pa din. After 15 days, yan, pupunta kayo sa babalik kayo ng embassy. Pagbalik nyo sa embassy, may mga pipila pa kayo doon para sa marriage certificate nyo. Yung marriage certificate nyo ngayon, dadalhin nyo yan sa ministry dito sa May Kuwait City. Pag bibilan nyo siya ng stamp, pag nabilan nyo na siya ng stamp, ididikit yon sa marriage certificate nyo. Tapos, tsaka nyo ipapatranslate sa Arabic. Pag napatranslate nyo sa Arabic, pwede nyo nang lagyan ng
pwede, ipapaano nyo siya, paparesize nyo siya, tapos papalaminate nyo. Para in case na may checking, madali lang. Papakita nyo, hindi kayo ganong hassle kahit mag-checking, o ito, asawa mo to, ganyan. Kasi dito sa batas ng Kuwait talaga, pag hindi kayo mag-asawa at nakita kayo yung, hindi naman sa, magka-holding hands, medyo mong ingat lang. Sa mga nagbabalak na magpakasal dito sa Kuwait, sana mapanood nyo tong video na to at nakatulong kami sa pagbibigay ng informasyon kung paano ang pagpaproseso. So, hanggang sa muli, kung bago pa lang sa YouTube channel namin, wag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, and subscribe. Bye-bye. Okay, I'm born in a house and I'm in a house boy.